Hi guys! Samahan nyo kami pumunta ng Zambales. Pupunta kami ng Kwentong Dagat. Ayan po, pabiyahin na kami papunta ng Monumento. Dito po kami sasakay sa papunta ng Olongga po. Ayan. And then diretso na siya ng San Felipe, Zambales. And then bumili na kami ng ticket. Ayan na ang aming mga ticket. Mayahin na nga kami papunta ng Zambales at for us mahigit ang aming tinakbo. Ayan nga, darating na kami ng San Felipe at pumunta kami ng market para bumili ng ulam namin para sa tanghalian. Ayan. Bumili muna kami ng hotdog kay nanay. Ayan. At nagdibot-dibot sa mga palengke. Pagkatapos, ayan, shoutout nga pala kay Blackjack. Hindi naman yung salabi. Hindi na pala si Blackjack, kailangan ka naman. Joke! Pagkatapos nga, bumili kami ng pork chop, ayan, para masarap-sarap naman ang aming tanghalian. Ayan, bumili kami kay ate ng pork chop, talagang 280 pesos lang. Ayan, bumili na rin kami ng uling, pang-ihaw, at mga ibang regalo pa na aming gagamitin para sa aming tanghalian. Ayan na nga, sa paghahanap namin ng saging, wala kami nabiling dahon ng saging. Kaya foy na lang ang binili namin. And bumili na kami ng ibang kichiria. Pagkatapos namin mamalengke, ayan, bumayahin na kayo papunta ng Kwentong Dagat. Ayan, 40 pesos po each po tricycle papunta ng Kwentong Dagat. At ayan na po ang labas ng Kwentong Dagat. Napakaganda. Ayan na, papunta na kami. Ayan, shoutout pa nga kay Bebe Baktain. Ayun, yuhu! Kumusta ka na? Kumusta ka naman dyan, Bebe Baktain? Ayan. Ayan, nandito na nga kami sa loob ng Kwentong Dagat. Ayan, nandito kami sa reception. Ayan, nag-walk-in lang kami at hindi kami nakapag-book sa online sa kanilang page. Ayan, sa mga gusto magpa-book, kailangan yung magpa-book. Ang ending po, wala kaming nakuhang room. Pero may option naman, at para matuloy ang aming kasiyahan, nag-arkila kami ng tent sa halagang 350 pesos ang isang tent, bali dalawang kinuha namin. Ayan. At least kahit pa para nakamura kami. Ayan po ang kanilang kusina na pwede po kayong magluto at manghiram ng rice cooker, mga anumang gamit, ayan po. At ito na nga ang aming mga kasama. Yan, pinagtulong-tulungan namin ang pagkabit ng tent. Ayan. At ito na nga pagtapos namin makabit ang tent at naayos, yan po ang punta kami sa reservoir nila. Ayan po ang kanilang barn. At ito na nga yung tsura ng kanilang harap dagat nila. Ayan, may mga pa umbrella sila. At yan, may mga pwedeng waiting shed na pwede niyong higaan. Ayan, at may kasama kaming Bombay. Ayan, tapos na siyang maningin at nagme-makeup na. Taglalagay lang sunblock niya para hindi daw siya umitim. Dahil nangingitim siya sa kanyang paniningil. Joke!
At ito naman ang tsura nila paggabi na. Ayan. Ang tahimik lang at very relaxing. Ayan, bawat po mag-ingay dyan. Ayan po ang kanilang mga kubo. Ayan. Sobrang gaganda ng mga ilaw. At napakaliwanag. Grabe. Ito na nga. At kumain kami sa ilang reservoir. Ayan, napakalawak niyan. Ang ganda ng ambience niya. Talagang marirelax ka. At take note, lahat po ng kanilang mga food ay mga vegan. Sa mga ayaw po ng vegan, pwede po kayong bumili sa labas po. Ito nga, nag-check out na nga kami. Ayan, palis pa uwi na kami. Ayan, shout out pala sa all staff ng Kwentong Dagat. Yan, sobrang mabait nila at napaka-accommodating. Salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa aming lakbay dagat at kwentong dagat. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye. Sana ay makapunta kayo dito sa kwentong dagat.